D-Z-R-H. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. Miyembro ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, paggunita sa National Heroes Day, pinangunahan ni Pangulong Digong Duterte. 9 bilyong pisong kita ng gobyerno nawawala dahil sa korupsyon sa road board. Halos 100 katao may HIV na itala ngayong Hunyo dahil sa paid sex. Kotse inararo ng isang cargo trucks. Larawan ng dalawang PUV may kambal plaka. Nag-trending LTO sinisi ng mga netizen. Film industry makakatanggap ng tulong sa Philippine Health Insurance Corporation. Epekto ng pagpapatupad ng random drug test sa mga pampubliko at pribadong paaralan, alamin. Ano ang mga senyales ng asma? Alamin. Northeast coast ng Papua New Guinea niyanig ng magnitude 6.6 na lindol. Raquel Pempenco, pinagbantaan si Jake Cyrus. Roxanne Barcelo, ipinagtanggol si Marian Rivera sa mga basher nito. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan ninyo ako sa isang oras na ating balitaan at narito ang detalye ng ating mga balita. Ginugunita natin ngayon ang araw ng mga bayano, Heroes Day. Ramdam pa rin ba ninyo ang tunay na diwa ng okasyong ito? O naaalala lang natin ito dahil walang pasok? Tayo magbalik tanaw sa mga naiambag ng ating mga magiting na bayani at kasama natin ngayong umaga si Professor Joey Lopez, historian and professor ng Far Eastern University. Magandang araw, Professor Joey. Ayan ha, meron tayong mga pagdiriwang ngayon o paggunita doon sa iba ha, kaya napakahalaga itong malaman po natin kung ano po ang pagkakaiba ng mga pagdiriwang noon at saka sa ngayon nitong ginugunita natin ngayon, Heroes Day o Araw ng mga Bayani. At matatandaan naman natin na sa bawat taon, ha, isa ito sa mga ipinagdiriwang at ginugunita ng sambayan ng Pilipino. Bueno, pagdiriwang po ngayon ang Araw ng mga Bayani. Pinangunahan po yan kanina ng Pangulong Duterte. At happy holiday po sa lahat. I'm sure marami namang natutuwa dahil wala na namang pasok ngayon. Bueno, ngayong araw po ito ay pinagdiriwang ang Araw ng mga Bayani. At ito nga ay pinangunahan kanina ng Pangulong Rodrigo Duterte. Doon po sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Kung ano ang naging laman ng talumpati ng Pangulo, alamin natin sa report ni RH44, Bien Douglas. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paggunita sa Araw ng mga Bayani sa Taguig City ngayong araw sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa libingan ng mga bayani.
sa kanyang talumpati. Kinilala ng Pangulo ang mga bayani at maging ang mga veterano na nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa bayan. Every year we come together every last Monday of August to celebrate the bravery of all Filipino heroes, named or unnamed. In these trying times, when our people are in need of heroes to look up to, we pay tribute to those whose heroism made our nation what is it today. More importantly, we honor our nameless heroes whose exploits are never published in history books, whose death anniversaries are not celebrated as public holidays. We thank them still for their deeds and remember their exploits forever. Pino na rin ang Pangulo ang pagiging tila umano bayan sa mga kinikilalang bayani ng bayan na puro umano Tagaluzon dahil maaari rin naman umanong mga bayani na mula sa Mindanao. I felt a long time ago na ang karamihan kasi ng mga heroes natin puro Tagaluzon. We had the Gohoy and I forgot the other one. Pati si Lapu-Lapu, who was the first Filipino to kill the invaders, si Magellan. And all these years, ang commission, not the present one, Mr. Badoy, wala lamang na-recognize na Muslim na hero. And to think that Lapu-Lapu, in all probability, was really a Muslim. He resisted imperialism because may poste sila. They had a post, they had a rallying point. And even in Mindanao, until today, nandiyan yung poste, ang Islam. So nung bakbakan sa Mactan, siyempre, mas matapang talaga yung native na I don't know how we were called at the time, but we were all Malays. Tinaga talaga niya si Lapu-Lapu and Gohoy. Pero wala sa role of ating heroes. I don't know who was the office responsible for this fiasco. But instead of giving him an honor, a place under the sun, ang pangalan tuloy ng Lapu-Lapu, ginawa nilang isda. Kasi ko kalog mga pala ito mga taga. Kami mga Bisaya, we have kept our silence long enough. Kasi wala mo rin akong magagawa. I urge just everybody to take into account the exploits of Lapu-Lapu. Matapos sa mga aktibidad sa libingan ng mga bayani, dinumog naman ang Pangulo ng mga batang dumalo sa pagdiriwang kung saan game na game naman na nagpakuha ng litrato si Digong. Para sa MBC Network News, RH44, Vian Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Malikan po natin yung ating pakikipanayam kanina, no? Medyo naudlot po. Alam naman natin itong mga hero o itong mga bayani natin, meron silang mga ginampan ng mga mahalagang papel kung bakit sila naging bayani ng ating bansa. Ating mga magiting na mga bayani, siyempre sa mga pagkakataong ito, kasama na po natin si Professor Joey Lopez, historian and professor ng Far Eastern University. Magandang araw po sa inyo, Professor Joey. Magandang hapon po sa inyo. Opo. At sa lahat ng tagapakinig ng DZRA. Opo, kumusta po naman kayo? Eto, nakatoka ang mga interviews. Busy-busy. So, okay lang po. Opo, simula pa ho kaninang umaga. Diretso na po Opo. Tayo, no? Para malaman na natin mga kababayan itong mahalagang ginugunita at pinagdiriwang natin ngayon. Ano po ba ang pagkakaiba ng pagdiriwang ng national heroes noon at sa ngayon?
Sa akin talaga, hindi naman natin nagpagdiwang noon ang ating itong National Heroes Day pagkat hindi naman ito naisabatas noon. Opo. Naisabatas labang ito ng panahon ni Cory Aquino. So, wala pong paggunita nito pagkat bago lang ito natin nagunita at naging national holiday na sa pangkalahatan, yung mga bayani na hindi na parangalan, inisa na lang. Kahit yung mga sundalo na pinakipagbakbakan o naging bayani, katulad din ng paggunita natin sa mga bayani tulad ni Rizal, parang inisa na lang ito sa National Heroes Day. Opo, pero matagal-tagal na rin po yung sitwasyon na yun. Ano, halos yung iba po ay nakalimot na eh. Kaya ang tanong namin ay, buhay pa ba ang tunay na diwa ng araw na ito ng mga bayani hanggang sa ginugunita po natin? Napakalaki po ang papel naming mga guro at nasa akademiya na kailangan naming ituro ang kahalagahan ng buhay ng mga bayani tulad ng paggunita sa mga araw na ito. Kaya nga, siguro hindi lang sa paaralan, kuya, kundi pati na rin sa pamilya. Dapat ang maghikanya din ang mga magulang na pag-usapan dito. Tulad halimbawa ngayon ang ginawa ng gobyerno natin na libre po ang pagpunta sa mga museum, ito ay isang pagunita din ng pagpunta sa mga makabuluhang makasaysayang lugar na kung saan ilagay ito sa isang museum na parte ng ating kasaysayan. So, napakaganda na gawing family day siguro para naman hindi lamang natasan sa paaralan at mga universidad ang pagtuturo ng pagpapahalaga ng ating kasaysayan at kabayanihan. Oho. Alam ho ninyo, yung panahon noon at saka sa ngayon, kung ituturing natin sa, ipapareho natin sa ngayon, marami na ho ng mga kabataan, yung tinatawag nating millennials, sa medyo hindi na ho nila nalalaman. Yung mga nakalipas, kung anuman ho yung ginugunita o ipinagdiriwang natin ngayong araw nito. Sa tingin po ba ninyo ay mayroong pagkukulang ang sangay ng edukasyon sa pagpapaalaala sa mga estudyante sa kahalagahan ng mga naiambag na ito ng ating mga bayani? Dapat din mag-upgrade sila. Dapat din sila mag-upgrade sa technology ngayon na angkop ang nalalaman ng mga kabataan sa mga teknolohiyan ngayon. Siguro, marami daming apps din na makikita mo sa apps ngayon sa internet na merong mga quiz bee about heroes, meron ding quiz bee about biography ng mga local heroes, may mga Wikipedia din tulad ng mga na nakakabasa ka. Ang problema nito, ito ay ginagawa lamang ng mga estudyante pag meron silang assignment. alam ninyo, sa ngayon talaga, kinakailangan lahat ng millennials na tinatawag po natin, yung mga kabataan, dapat maging aware sila dito sa mga ginugunita natin ngayon para maging updated naman po sila. Oo, dapat talaga maging aware. At Department of Education dapat din umahol din kung ano yung makabagong teknolohiya na angkop sa paano ito pag-aralan ng millennials. Opo. So last question na lamang po ito, Professor Joey. Sa susunod bang pagdiriwang at pagunita natin ng mga bayani, kasama na dito si Lapu-Lapu? Oh, pwede. Kung kahit pa man si Lapu-Lapu ay naituro na itong elementarya na siya ang kauna-unahang bayani, kauna-unahang Pilipino na lumaban against of foreign intruder. And opo. He was carried in the history. Kaya lang ginawa siya isa. Kaya nga nabanggit ng ating Pangulo kanina eh, yung mga Bisaya. So yung pangalang Lapu-Lapu, ginawa na lamang pong isda. So maasa tayo na sa mga susunod na... Opo. Sa mga susunod na paggunita, pagdiriwang nito ay kasama na na isang ganap na bayan itong si Lapu-Lapu. Oo, dapat lang. Opo. Maraming salamat po sa inyo, Professor Joey, mula sa Far Eastern University. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat din po muli sa inyo. Mga kaibigan, balik tayo dito sa ating mga balitaan. Dahil alam ho ninyo, mas matindi po ito. Ito, nako. Saan kaya napunta? Ang perang ito, mayroon umanong 9 bilyong pisong pondo ang Road Board na nawawala. Kung paano nadiskubre ang umano'y katiwalian sa loob ng ahensya, alamin natin yan sa report na ito. Hindi ba baba sa 9 bilyong pisong revenue ang nawala sa gobyerno dahil umano sa matinding katiwalian sa Road Board? Ibinunyag ito ni House Speaker Pantaleon Alvarez batay sa findings ng Commission on Audit. Ayon kay Alvarez, halos isang dekada na ang walang puklat na anomalya sa Road Board. Sinabi ng House Speaker na batay sa natuklasan ng COA, nagkaroon ng pagsasamantala sa pondo ng naturang lupon
Mula 2001 hanggang 2012, ipinayag ni Alvarez na kabilang sa hindi maipaliwanag ang halos 515 milyong pisong budget na kahinahinalang ginamit ng road board para sa sweldo, allowance, maintenance at iba pang operating expenses noong 2004 hanggang 2008. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Oh, ito, good news na naman ha, good news! Panukalang paglalagay ng CCTV at GPS sa PUBs, lusot na sa ikalawang pagbasa sa kamera. Para sa kabuuan ng balitang yan, alamin natin mula kay RH14, Let Narciso Abinales. Inaprubahan na ng kamera sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas na mag-oobliga sa lahat ng public utility vehicles na magkabit ng closed circuit television o CCTV cameras at global positioning systems o GPS trackers. Ito'y para maiwasan ang mga krimen at makakalap ng impormasyong makatutulong para mahuli at maparusahan ang mga kriminal. Layo ng House Bill 6112 o Public Utility Vehicle Monitoring Act na tiyakin ang kaligtasan ng riding public. Sa ilalim ng panukala, walang PUV ang papayagang mag-operate nang walang CCTV camera at GPS tracker na authenticated at selyado ng LPFRB. Dalawang CCTV camera units ang dapat na nakakabit sa bawat PUV. Ang mga lalabag dito ay papatawan ng multang mula 5,000 piso hanggang 2 milyong piso. Maari ding masuspende o tuluyang makansela ang lisensya o prangkisa ng driver, depende kung ilang beses na ang paglabag at pakulong ng mula 1 hanggang 3 taon. Yan ang DCRH News, Let Narciso Abinales, RH14. Naglilingkod sa pagbabalita. Oh, ito. Kaso ng mga nagpo-positibo sa HIV lalo pang tumataas. Naku, babala po ito sa mga nakikipagtalik dyan. Ingat lang po tayo at baka tayo ay mahawahan ng HIV. Kung ilan ang nadagdag na mga positibo sa HIV at kung ano ang kadalasang sanhi ng pagkalat nito, alamin natin sa report na ito. Halos 100 individual ang nagkaroon ng HIV o Human Immunodeficiency Virus noong Hunyo dahil sa tinatawag na transactional sex o paid sex. Batay sa latest HIV-AIDS Registry of the Philippines report ng Department of Health, may kabuuang 71 katao ang nagkaroon ng HIV dahil sa bayarang pakikipagtalik. Samantala, sa 55 kaso ng nagbayad para makipagtalik, 54 sa mga ito ay lalaki. May 12 iba pa ang nahawaan ng virus dahil sa katulad na uri ng transactional sex at 11 sa kanila ay lalaki. Para sa MBC Network News, RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Bird flu outbreak kontrolado na. Ito ang magandang balita para sa mga mahilig kumain ng manok dyan. Kontrolado na po ang bird flu outbreak sa Nueva Ecija. Narito, panoorin natin ang kabuuang report. Idiniklara na din ng Department of Agriculture na contained na ang outbreak ng bird flu sa bayan ng Haen at San Isidro sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ginawa ng ahensya ang hakbang matapos itakda ang kahalintulad na deklarasyon sa San Luis, Pampanga noong nakalipas na linggo. Ayon kay Arlene Vitiaco, head ng Animal Disease and Control Division ng Bureau of Animal Industry, hindi na inaasahan ang bagong kaso ng bird flu sa 2 nabanggit na probinsya. Ipinahayag na opisyal na maging ang mga individual na unang pinaghihinalaang dinapuan ng virus ay nakumpirmang negatibo sa naturang impeksyon. Sinabi ni Vitiaco na inumpisahan na ang tinatawag na incubation period para masiguro na wala nang maitatala na panibagong kaso ng bird flu sa Pampanga at Nueva Ecija. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Impeachment complaint laban kay COMELEC Chairman Bautista, nakahanda na? Handa na manang talakayan ng Justice Committee ng Kamara ang impeachment complaint laban kay COMELEC Chairman Andres Bautista, kaugnay sa mga katiwalian na isiniwalat ng misis nito. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, alamin natin mula kay RH14, Let Narciso Abinales.
hindi pa man naisasama sa order of business, nagpahayag na ng kahandaan ang chairman ng House Committee on Justice na talakayin ang inihayang impeachment complaint laban kay COMELEC Chairman Andres Bautista. Pero ayon kay Oriental Mindoro Congressman Ray Umali, sa loob ng 10 araw kung makakuha ang reklamo ng 98 endorsers ay idiretso na ito sa Senado. Kaugnay nito, hindi naman isinasantabi ni Umali ang posibilidad na tumestigo si Patricia Bautista laban sa kanyang asawa. Ito'y kahit nauna nang sinabi ni Majority Leader Rodolfo Fariñas na hindi maaaring tumestigo si Patricia dahil sa marital privilege maliban na lamang kung ang kaso ay sa pagitan nilang dalawa. Giit naman ni Umali, applicable lamang ang spousal privilege sa mga kasong kriminal at hindi sa impeachment case na sui generis. Gayunpaman, dedesisyonan anya ng komite ang tungkol sa bagay na ito kung dumating sa puntong magkakabotohan kung sufficient informed in substance at sa determination of probable cause. Yan ang DZRH News. Let Narciso Abinales, RH14, nagilingkod sa pagbabalita. Oy, nako, bad news sa mga motorista. May nakaamba na namang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bukas. Kung magkano ang madadagdag sa mga gastusin ng mga motorista, alamin natin sa report ni RH44, Diane Douglas. Nakaamba na namang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo bukas. Batay sa pagtaya ng oil industry source, maaaring tumaas ang presyo ng gasolina, kerosene at diesel ng 20 hanggang 35 sentimos kada litro. Ang panibagong paggalaw ng presyo ng langis ay bunsod ng patuloy na paglobo ng presyo ng krudo sa world market. Ito ang 5th beses na tataas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong buwan. Para sa MBC Network News, Orange 44, Vian Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Uber, balik operasyon na ngayong linggo. Inaasahan na balik operasyon na ang Uber ngayong linggo. Kung ano nga ba ang napagkasunduan ng Uber at LTFRB para muli na makabiyahe ang Uber, alamin natin sa report na ito. Umaasa ang transport service na Uber na maipagpapatuloy na nila ang operasyon ng kanilang online ride-sharing service sa Metro Manila ngayong linggo. Ito'y makaraang magkasundo ang LTFRB na ililift ang suspension kapalit ng pagbabayad ng penalty na abot sa 190 million pesos. Ayon kay Kat Avellino, Uber Philippines Communication Head, sisikapin nilang makatugon sa kondisyon na ipinataw ng LTFRB para muli silang makapag-operate. Nangako naman ang ride-sharing operator na Uber na magbabayad ngayong linggo ng 190 million pesos na multa na ipinataw ng LTFRB. Ito'y makaraang sumuway ang Uber sa utos ng kagawaran na huwag munang palabasin ang mga sasakyang itinuturing na kolorum dahil mga walang prangkisa. Ayon kay Attorney Eileen Lezada, tagapagsalita ng LTFRB, wala silang direktang komunikasyon sa Uber kaya't hihintayin nila ang pagbabayad ng kumpanya hanggang Martes. Ipinangako naman ni Lezada na maaari na muling mag-operate ang Uber sa oras na makapagbayad na ito ng multa sa kagawaran. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. At sa showbiz naman tayo, matinding away sumiklab sa pagitan ng mag-inang Pempenko. Raquel Pempenko, pinagbantaan si Jake Cyrus. Para sa detalye na balitang yan, narito si RH43, Rocky. Tinawag na sinungaling ni Raquel Pempenko ang kanyang anak na si Charis na ngayon ay Jake Cyrus na dahil sa umano'y maling paglalahad dito ng kanyang kwento sa maalaala mo kaya. Sa paglalahad ni Jake ng kanyang kwento, sinabi nito na dumana siya ng katakot-takot na pananakit mula sa kanyang ina noong lumalaban pa lamang siya sa mga amateur singing contest at dahil hindi umano nitong matanggap na hindi siya tunay na babae. Sa kwento pa rin ni Jake, naroong sabunutan daw siya ng kanyang ina kapag sumasablay siya sa pagkakas
kanta at maging noong nadisgrasya siya habang papunta sila sa isang singing contest kung saan kahit na may dugo umano ang kanyang hita ay pinilit pa rin siya nitong lumaban. Sa kanyang Facebook account, sinabi naman ni Raquel na grabe ang iyak niya at muntik na siyang atakihin sa puso dahil sa kanyang napanood. Anya, hindi niya raw alam kung paano niya ididepensa ang kanyang sarili, kung saan gusto rin daw niyang magalit at sumumpa, pero hindi niya raw magawa dahil nangibabaw pa rin ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Sa huli ng kanyang mensahe ay nagbanta si Raquel na pagsisisihan ni Jake ang ginawa nitong pagsisinungaling. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. At sa pagbabalik ng MBC Network News, kotse inararo ng isang cargo truck. Larawan ng dalawang PUV na may kambal plaka, nag-trending LTO, sinisi ng mga netizen. Film industry makakatanggap ng tulong sa Philippine Health Insurance Corporation. Epekto ng pagpapatupad ng random drug test sa mga pampubliko at pribadong paaralan, alamin. Ano ang mga senyales ng asma? Alamin. Northwest coast ng Papua New Guinea niyanig ng magnitude 6.6 na lindol. Roxanne Barcelo ipinagtanggol si Marian Rivera sa mga buzzer nito. Ang bango, bango! Ang bango, bango! Ang bango ng detergent ko! Ayon sa research, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Babcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride, may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango! Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango! Pride. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit niyo? Eddie, yung lagi ko rin gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums, at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Ang bango, bango. Ang bango, bango. Ang bango ng sa research, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Babcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride, may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango! Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango! Pride. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may shea butter moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Sana namang pagkilala ang ibinigay ng KBP sa DZRH sa katatapos na KBP Golden Dove Awards. Best Radio Public Service Program Host, Deo Macalma. Ito ay lalong nagbibigay sa atin ng inspirasyon para lalong... Best Radio Newscaster, Angelo Palmones. Ang pagbabalita para sa akin, hindi lang obligasyon. Ito'y isang karangalan. Para Best Radio Children's Program, Boses ng Kabataan. Para sa inyo to, para sa lahat to ng mga kabataan, mga nagpakita ng kanilang talento. Best Radio Culture and Arts Program, Art to Art. Kami po ay nagpapasalamat sa KBP para sa kanilang pagtitiwala at parangal. Best Radio Drama Program,
Batang Mujahideen Radyo Balintataw. Kami taus-pulso ng nagpapasalamat sa KBP sapagkat ito ang... Sa KBP, salamat. Ito ay aming inspirasyon para sa tuloy na pagbibigay ng tamang balita at tamang serbisyo sa bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang ating balitaan sa MBC Network News. Kotse inararo. Bagamat aksidente, kaawa-awa pa rin ang sinapit ng isang kotse matapos araruhin ng isang malaking cargo truck na hindi na nagawang makontrol pa ang driver nito. Ano ang sinapit ng sakay ng kotse? At meron bang iba pang mga damay sa aksidenteng ito? Alamin ang detalye sa trending news na yan mula kay sa report na ito ni Rita Salonga RH or Bien Dacles RH44. Nakuna ng dashcam ang pag-araro ng isang cargo truck sa puting kotse na kasalukuyan noong naka-full stop sa intersection sa may nagtahan bridge. Makikita sa nasabing video na naka-red signal ang traffic lights at nakatigil rin ang mga sasakyan nang bigla-bigla ay sumulpot ang isang cargo truck na tila ba nasiraan ng preno kaya't nawala ng kontrol ang driver nito. Malinaw ring mapapansin sa naturang video na naka-on ang hazard lights ng naturang truck na isang senyales na maaaring mayroong problema na noon ang driver sa kanyang minamaneho. Makikitang nadamay rin ang isa pang mas maliit na truck na tila naging pangkalang ng nasira ang cargo truck kaya tuluyang itong napahinto at naiwasang sumalpok sa iba pang motorista. Wala namang naitalang nasaktan sa pangyayari bagamat nasira ang mga sasakyang nahagip ng naturang truck. Para sa MBC Network News, Orange 44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Kambal plaka namataan sa isang lugar at isang pagkakataon. Nakunan at trending ngayon ang isang larawan ng dalawang PUVs na mayroong magkaparehong plate number. Para sa detalye ng report na yan, alamin mula kay RH21 Florante Rosales. Trending ngayon sa social media ang larawan ng dalawang PUV o Public Utility Vehicles na gumagamit ng magkaparehong plate number na nagkataong nagkasabay pa sa iisang kalsada. Sa nasabing larawan, hindi malinaw kung alin sa taxi at SUV na UV Express ang siyang tunay na nagmamay-ari ng plate number na UVA221. Magkahalong lito at inis naman ang naging reaksyon ng mga netizens sa nasabing larawan, kung saan ibinunton ng mga ito ang sisi sa Land Transportation Office o LTO na siya umanong dapat na namamahala at tumututok sa issue ng kambal plaka na naging talamak dahil sa mga fixer o lagayan umano sa ahensya, na ayon sa mga netizen ay isang lumang problema na ng korupsyon sa LTO na hanggang ngayon anla ay hindi pa rin natututukan. Dahil dito, nanawagan ang mga netizen na sana anila ay matutukan na ito ng naturang ahensya upang maiwasan na ang anumang posibleng problema. Para sa MBC Network News, Orange 44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Mahilig ka bang gumawa ng films? Film industry makakatanggap ng tulong sa Philippine Health Insurance Corporation. Kung ano ang tulong na ito, alamin natin sa Good News Report na ito.
Makikinabang na din sa ayuda ng Philippine Health Insurance Corporation ang mga manggagawa sa local film industry. Ito ay matapos lumagda sa kasunduan ng PhilHealth at Film Development Council of the Philippines. Ayon kay PhilHealth Officer in Charge Israel Francis Paragas, makakaasa ng health insurance coverage ang mga cameraman, actor, director, producers at iba pang kawani sa film industry sa bansa. Sinabi ng opisyal na saklaw din ng ayuda ang qualified legal dependents ng mga manggagawa sa nabanggit na industriya. At yan ang ating good news para sa MBC Network News RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. At sa Alamba News, ipatutupad na ang random drug test sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Pero ano nga ba ang magiging epekto nito? At malaking tulong nga ba ito sa pagpapababa ng bilang ng mga kabataang gumagamit ng illegal na droga? Alamin natin yan mula sa report ni RH49 Rita Salonga. Sa kabila ng iba't ibang kontrobersiya na iniuugnay ngayon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte, hindi pa rin ito tumitigil sa pagsugpo ng mga Pilipinong patuloy na gumagamit at nagtutulak ng illegal na droga. Sa katunayan, naglabas ang Department of Education ng Department Order No. 40 kung saan layunin itong magsagawa ng random drug testing sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Ayon kay DepEd Secretary Leonel Briones, susundan nito ang mga parameters na naka-indicate na sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Law of 2002. Ibabase rin nila ito sa Implementing Rules and Regulations ng RA 9165 at ng Dangerous Drugs Board Regulation No. 6, Series of 2003 na na-amend na ng Dangerous Drugs Board Regulation No. 3, Series of 2009. Dagdag pa ni Briones, magiging confidential ang resulta ng drug testing. Pinangako rin ng kalihim na walang makikick-out na estudyante sakaling magpositibo sila sa drug test. Hindi rin ito magiging basihan para maapektuhan ang academic record ng mga ito. Sa isang interview, sinabi ni Briones na kung sino man ang magpositibo sa nasabing drug test ay isa sa ilalim sa isang intervention program. Sa pamamagitan ng isang DOH-accredited facility o doktor o pwede rin naman sa mga pribadong practitioner, siyempre kaakibat at may pahintulot ng kanilang mga magulang. Kaagad namang pinawi ng kalihim ang pangamba ng nakararami na makagamitin ang resulta ng random drug test sa anti-illegal drug operations ng kapulisan. Ang nasabing drug testing ay para daw ma-determine kung gaano nakalawak ang nagiging pinsala ng ilegal na droga at kung paano matutulungan ng DepEd ang mga menor de edad na tumigil na sa paggamit nito. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Oh, dito naman tayo sa PSI Tagyo. Hirap ba kayong huminga? Nako, baka may asma na kayo. Ano nga ba ang mga sinyalis ng pagkakaroon ng asma? At paano nga ba ito maiiwasan? Alamin natin sa ating PSI Tagyo Report. Ang asthma ay isang karamdaman na nakakaapekto sa airways at bronchial tubes ng ating katawan. Kapag ang isang tao ay inaatake ng asthma, namamaga ang bronchial tubes dahil sa pagpuproduce nito ng makapal na mucus o sipon. Dahil dito, kung kaya't sumisikip ang airways na nagiging dahilan kung bakit nahihirapang huminga ang may asthma. Ang tawag sa mga taong may asthma ay asthmatic. Sa tuwing umaatake ang asthma, ang biktima nito ay nakaka-experience ng high-pitched na tunog kapag siya ay humihinga. Ang tawag dito ay wheezing. Ilan pa sa mga senyales ng asthma ay ang pagsisikip ng hininga, pag-ubo at paninikip ng dibdib. Kadalasan, umaatake ang asthma dahil sa environmental factors tulad ng cold air pollutants, at allergens tulad ng alikabok, mold, balahibo ng hayop, usok ng sigarilyo, at pagiging overweight. Ang asthma ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng tableta habang ang iba naman ay sinisinghot na gamot.
maaari rin itong gamutin sa pamamagitan ng dalawang medication, ang quick relief at long-term medications. Ang quick relief asthma ay ginagamit kapag umaatake ang asthma, habang ang long-term asthma medicine ay ginagamit upang mapigilan ang pag-atake nito o kaya upang hindi na ito lumala pa. Nianig ng magnitude 6.6 na lindol ang northeast coast ng Papua New Guinea. Ayon sa Hawaii-based Pacific Tsunami Warning Center, may lalim na 10 kilometers ang lindol na sumentro sa Manus Island. Hindi naman nagtaas ng tsunami warning matapos ang malakas na pagyanig. Kaugnay nito, nianig naman ang magnitude 5 na lindol ang bahagi ng Japan. Ayon sa U.S. Geological Survey, tumama ang lindol sa layong 4 kilometers sa hilagang kanluran sa Ibaraki Prefecture ng Japan. Samantala, abot naman sa 3 kumpirmadong patay sa paghagupit ng Hurricane Harvey sa Texas, USA. Ayon sa mga otoridad, maliban sa mga namatay ay marami rin ang naitalang sugatan. Nasa 300,000 kabahayan naman ang nawalan ng kuryente dahil sa pananalasa ng sama ng panahon. Ibinaba na sa Tropical Storm Category ang nananalasang Hurricane Harvey sa Texas. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. To the rescue si Roxanne Barcelo sa mga nagsasabing masama ang ugali ng kanyang kaibigang si Marian Rivera. Ayon kay Roxanne, aware siya sa naglalabasang issue tungkol sa pagiging selosa ni Marian sa leading lady ng asawa nitong si Dingdong Dante sa teleseryeng Alias Robin Hood na si Andrea Torres. Anya, matagal na niyang kaibigan si Marian at nami-misinterpret lamang ito ng mga tao dahil sa pagpoprotect nito ng kanilang relasyon ni Dingdong. Naiintindihan niya raw si Marian kung pinoprotektahan nito ang kanyang pamilya dahil guwapo at isa pa, nasa showbiz ang asawa nito kaya't nakaka-relate umano siya dito. Sinabi pa ni Roxanne na may disadvantage din ang pagiging sikat ni Marian dahil madali itong makitaan ng butas kung saan hindi naman umano maitatanggi na talagang iba ang kasikatan nito. Ngunit nakikita niya raw ngayon si Marian na hindi na ito apektado sa mga selos-selos issue dahil nag-matured na ito. Kung noong bagets pa raw sila ay naaapektuhan ito, ngunit ngayong may anak na ito at may pamilya na, ay inaccept na rin ito ang ganung issue bago pa man ito ikinasal kay Dingdong. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. At para naman sa lagay ng ating panahon, magandang umaga ang ating naranasan, maliwalas at maganda ang sikat ng araw. Ngunit kahapon, bahagya tayong nakaranas ng ambon sa dakong hapon o gabi. Mararanasan din pa natin ito mamaya at sa mga susunod na araw, alamin natin ang latest weather situation sa buong kapuluan mula kay Desiree Dionisio. Straight from Panahon TV. Desiree. Magandang araw, Pilipinas, dito sa Quezon City. Kasing buti ng panahon, ang good vibes na hatid ng long weekend. Pero ano kayong weather conditions sa iba pang bahagi ng ating bansa? Narito ang forecast ngayong National Heroes Day. Apektado ng ITCZO, Intertropical Convergence Zone, ang katimugang bahagi ng Luzon. Kaya posible ang mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa Bicol Region kasama na ang Legazpi City. Pero maaliwalas naman ang panahon sa iba pang bahagi ng rehiyon. Sa Metro Manila, 24 to 34 degrees Celsius ang temperatura, habang 16 to 25 degrees Celsius naman sa Baguio City. Dahil buong Visayas naman ang naaapektuhan itong ITCZ, dapat maghanda sa mahihina hanggang katamtamang pag-ulan. Ang temperatura sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at Metro Cebu ay maglalaro sa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Mindanao, uulanin ang Caraca, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Ang Cagayan de Oro, pati na rin ang Metro Davao at Zamboanga City ay may temperatures between 24 to 32 degrees Celsius. Magdala ng payong at maghanda sa mga posibleng epekto ng pag-ulan gaya ng pagbaha. Kung noong nakalipas na linggo, habagat at ang bagyong Jolina ang nagdala ng mga pag-ulan, sa ngayon ITCZ naman ang umiiral. Narito ang kahulugan ng weather system na ito.
Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay isang imaginary line kung saan nagsasalubong ang dalawang magkaibang hangin. Ang isa nagmumula sa Northern Hemisphere at yung isa naman mula sa Southern Hemisphere. Dahil dito, nabubuo ang makakapal na ulap na nagdudulot ng malalakas sa pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan, maaaring maranasan ang pagbaha sa mabababang lugar o pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Ang ITCZ ay tinatawag ding breeding ground of low pressure area. Ibig sabihin, dito kadalasang nabubuo ang sama ng panahon o weather disturbance. Yan ang latest mula rito sa Pag-asa Quezon City. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay ng impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat, Desiree Jonio, straight from Panahon TV. At sumayin nyo na naman ang isang oras na balitaan. Mga impormasyong dapat ninyo malaman saan mang mundo o sulok ng mundo. Sa ngalan po ng bumubo ng MBC Network News, ako po ang inyong lingkod sa pangbabalita, Sunny Casulia, sa pangalan ni Dennis Antenor Jr. Bukas alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Babcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride, may tuloy bango microbeads para sa bango.